guys, and nandito po tayo para pagkita natin ng battery itong Honda Wave 110R. At ano po yung disadvantage at saka advantage po nga pag may problema pong battery. So tara guys, tamahan nyo ako pagkita natin. Ayan guys, pag may problema pong battery ng motor natin, ang mga una po nyo ma-encounter dito ay nalulobat po siya. Okay guys, nalulobat. Then pag in-start po natin, so yan po guys, so wala siya, hindi siya gumagana kasi lobat na po yung battery. Pero sa mga case po nito guys, sa mga case ng mga Honda na R at lobat na battery, mapapandar po ito pag pinadyakan guys. So ta, pagdyakan natin para makita nyo na umaandar po siya. So yun guys, kita nyo pag pinadyakan, aandar siya. Ang problema lang talaga pag sa electric starter, hindi mo siya mapapagana pag lobat ng battery. Ayan, so makita nyo po guys, wala talaga. Guys, at para malaman din po natin na sira ang battery, gagamitan po natin ng voltage tester. So ito na, binili ko lang po sa online. Guys, kailangan po natin buksan ito, itong takit niya. So yun guys, at kailangan din po natin malaman na pagsira na po ang battery, worn out na po, ito ay nagkakaroon ng shortage po sa loob ng battery at siya nagiging cause para masira po yung bumigay po yung fuse natin. At kung hindi naman po bumigay ang fuse, ito ay tuloy-tuloy sa pagkarga. Ngayon ang maapektuhan po nito dahil sa sira na po ang battery, wala na po tatakbuhan ng kuryente, ay yung regulator po. So yun guys, dito po nakalagay ang battery niyan. So tatanggalin lang po natin yung cover na yan guys. So yan po. So yan guys, kailangan lang po natin Phillips screw, pambaklas po doon. Tapos meron din po akong biniling battery guys, ito ay sa online, sa D-Way, ang tatak nya. Ito po ang ikakabit natin guys. So yun guys, nandito po yung battery natin. Okay guys, so meron lang po dito isang Phillips screw, babaklasin, ito yun. Yan. So, pag natanggal na po, naka-clip lang yan. Yan. Yan na po yun guys, isang Phillips screw lang babaklasin natin at matatanggal na. Naka-clip lang po yan guys, ito. Yan guys. Clip lang po lahat yan. Ito yung tornilyo niya guys. Yan guys, bago po natin baklasin yung battery para ma-problem natin na lobat talaga siya. So ito po, ang lumalabas lang po sa kanyang voltahe ay 9.6 volts. Okay, so yan po. Kapag ganyan po kasi 9.6 volts, hindi niya nakayang pandarin ng engine natin. So kailangan talaga magpalit po ng battery. So yun po, bago po natin palitan ng battery, check na rin po natin itong bago na ipapalit natin sa kanya. So tignan na rin po natin ang voltahe nito kung gaano kataas. So yan po, bali 13 volts ang lumalabas po sa voltmeter natin. So yan po, kakalasin na po natin yung luma at para mapalitan po ng bago. So simple lang po ito, bali dalawang tornilyo lang po yan, isang positive tsaka sa negative. Ang kakalasin at iaangat na yung battery. Ganun po lang kasimple para pag tinanggal ang battery.
So yun po, bali kung nahihirapan kayo isok-sok yung tornilyo at nauhulog, pwede po yung singitan ito ng karton. Pimitan lang po ng karton, pumila sa karton, tapos isok-sok lang po dyan at singit yung tornilyo para hindi po siya mauhulog yung tornilyo. Ganun po yung technique dyan para hindi malaglag ang tornilyo kung nahihirapan kayo magkabit. Ang advantage naman po na maintain natin palaging bago ang battery after 2 years kasi ang battery po, ang lifespan lang po nito ay almost 2 years po. Pag lumampas ka doon, ano na po yan, sirain na po yan. So, pwedeng masira yung charging system natin. At ang kagandahan naman po nito, pag bago po palagi ang battery nyo, hindi po mahihirapan yung charging system natin at tuloy-tuloy po ang daloy ng kuryente papunta sa battery. So, yun po ang kagandahan niya. At iwas tirik din po sa motor natin kasi yan po ang pinakabuhay din ng motor natin. So yan po guys, okay na po, ilagay na po natin sa lagyan ng battery, kabit na po natin siya. Yan yun lang po kasimple guys ang pagpapalit ng battery, so kayang-kaya pong gawin yan. So yun po guys, ang importante po dito, yung mga kinalas nyo po na nakakabit sa battery, ay tandaan nyo lang po at may balik ng tama. So yun guys, okay na po, nakabit na natin yung battery. So guys, paalala na lang din po, sa battery po ay mayroong polarity sign yan na positive tsaka negative. Testingin mo natin guys kung gagana. Okay. Testingin mo natin kung gagana. Yan, so makita nyo guys sa monitor natin, malaka maliwanag na yung ano niya, yung ilaw. So yan guys, testingin natin. So yan guys, okay, so one click na po pag pinapandar natin yung motor. Wow. Okay, so balik natin yung cover guys. So yun, ibabalik na po natin yung cover. So itong lock nya, itutusok lang po dun sa butas. Yan. Din lang po. Tapos ilagay na po yung tornilyo na to. Ganun lang po siya kasimple. Hey. Guys, napalitan na po natin yung battery. So testingin na po natin. Yan, so one click na siya. Okay. Yan guys, one click po. Okay. So yan guys, tapos na po natin palitan itong motor ng battery. So, sana may natutunan kayo sa vlog ko na to. So, thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.